Ang kwentong ito ay tungkol kay Agapito Mabansag. Siya ay isang simpleng fancher na nakapagpauwi ng ibon sa MacArthur National Race. Pang-third siya sa nakapagpauwi ng ibon. Etong ang release ng PHA MacArthur National Race 2018. Ang release ng MacArthur National Race ay dinumog na madaming fancher para masaksihan ang palarong ito. Madaming fancher din ang nangangarap na makalahok sa MacArthur National Race. Ito ang race na tumupad sa mga dalangin ni Agapito Mabansag kaya napabiniyaga na ang kanyang mga anak. At eto na nga si Agapito Mabansag. Kasama niya ang presidente ng club nila. Patawa-tawa lang yan sa gilid, huwag nyo nalang pansinin. Isinalaysay ni Agapito kung anong naramdaman niya nung dumating yung ibon niya. Nanginig daw yung itlog niya at napaihi siya sa sobrang saya. Dahil sa sobrang taranta niya at di malaman ang gagawin. Kaya nagpatulong na siya sa presidente ng club nila kung paano dadalahin yung ibon niya sa PHA club. Ang ibon nga na napauwi ni Agapito ay raffle bird niya kay Sir Anson Ong. Ang rules kasi ng MacArthur National Race ay kapag nakapagpauwi sila ng ibon ay kailangan makapag-show bird sila para ma-check ng PHA kung yun nga ang naka-entry na ibon nila. At para maiwasan na din ma-disqualified. Halina at puntahan natin kung saan paparangalan si Agapito Mabansag. Ang pag-aalaga ko talaga ng kalapak ito. Kung bakit? Kalapati ko lang itutulong sa lahat ng problema ko! Nakikita-kita pa tayo. Next season, itong narating ko. Itong pinagpamalaki. Kaya alam ko na kaya-kaya niya! Ganun pa man, anumang success na nakamit niya, ay naging humble pa din siya, at labis ang tuwa at hanga sa kanya ng kapwa puncher niya. At dito isinalaysay ni Agapito kung saan at paano ang sistema niya sa pag-aalaga ng ibon. Kung inyong mapapansin, ang lock ni Agapito ay napakasimple lang tulad nating mga puncher. Simple man ang lock, matitinding ibon naman ang mga nakakulong dito, isa na nga dito ay yung third place MacArthur finisher. At last race niya sa North, ay nakapagpatapos siya ng Santa Ana Champion. At yung isa ay second lap champion, ng Santa Ana 4th overall champion, RRPC Old Bird category. Doon pa lang, ay masasabi na natin siya ay malakas na nilalang. Ang lock niya matatagpuan, sa bahay ng tiyahin niya. Dahil nakikilagay lang siya, ganun pa man hindi naman tutol ang tiyahin niya, bagko suportado at sanay na sila na nandoon si Agapito, at dito lang din naman ang trabaho niya. 4:30 a.m. ng madaling araw, ganong oras siya nagigising lalo na pag-araw ng abangan sa karera. Ganun pa man kahit na sobra hilig niya ang pagkakalapati, hindi niya pa rin pinapabayaan ang kanyang pamilya. At pagka-uwi niya galing trabaho ay binibisita niya agad ang kanyang mga alagang kalapati bago siya umuwi sa pamilya niya, halos araw-araw ganon ang sistemang ginagawa Agapito sa ibon at pamilya niya. Doon pa lang napatunayan niya na nakarapat dapat siya sa nakamit niyang tagumpay dahil sa tiyaga at sakripisyong ginawa niya. Kahanga-hanga itong si Agapito, sana ay maging modelo siya ng ating kapwa fansher, naway maging inspiration din siya ng mga baguhan na mag-iibon para di sila mawalan ng pag-asa para magpatuloy din sila na makamit ang mga pangarap at tagumpay nila. Halina at puntahan natin ang bahay ni Agapito para makilala natin ang pamilya niya. At habang naglalakad pa sila, huwag nyo na din kalimutan i-share at mag-subscribe na din kayo kung nagustuhan nyo ang kwentong ito. Kung nais nyo na magpakwento, i-comment nyo lang sa comment section para magawan ko. Balikan na ulit natin si Agapito. Dito ay kinukwento niya na iniwan sila ng tatay nila habang may sakit ang kapatid niya. Kaya nagpersige siya magtrabaho, at manga local kasama ang kanyang ina, at siya na lang ang naging katuwang ng nanay niya. At yun ang ayaw niyang ipadanas sa mga anak niya, ang mga dinadanas niya hirap noon. Sa kabila ng ginawa ng kanyang ama ay di siya nagtanim kahit na konting galit sa kanyang ama, at bagkus nagpasalamat pa siya kasi dahil sa kanyang ama ay nabuhay siya. At heto ang kanyang masayang pamilya, ang tatlo niyang anak ay hindi pa napapabinyagan dahil sa sakto lang ang kanyang kinikita sa pang-araw-araw. At dahil sa kalapati na napauwi niya ng MacArthur, ay mapapabinyagan na niya yung mga anak niya. Tanungin natin ang kapitbahay niya kung ano ang masasabi niya. Ang masasabi ko lang ay babalato ako kay Agapito, saktong-sakto na ubos ang pera ko sa kakataya sa wedding. At dito pinag-usapan na nila yung tungkol sa binyag kung ilang ninong at ninang ang kukunin nila.
At sa wakas, natuloy na din yung matagal niyang pangarap sa mga anak niya na mapabinyagan sila. Napabinyagan ko na mga anak ko. Kaya maraming salamat. Pagdun yung ano ko. Yung pinangangakap ko sa mga bata. Yun lang. Talaga. Paluluha talaga ako sa saya. Angel, ikay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Abigail, ikay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Nakakaos din sa tulong ng mga kalapati ko. Ayun naman talaga ang dahilan. Para sa kanila din talaga, pag-aalaga ako ng kalapati. Kumuha si Agapito ng 50 ninong at 50 ninang para pagdating ng Pasko, paldo-paldo sila, haha, biro lang yun syempre. At doon ngay napabinyagan na nila ng asawa niya, ang kanilang mga anak. Dumalo dito ang ilan sa mga kamag-anak nila, at mga kumpare niya, nakakatuwang isipin na dahil sa kalapati matutupad yung ganitong pagkakataon. Kaya ikaw, kung may nasimulan ka na, huwag kang panghihinaan ng loob pag may pagsubok na dumadating sa'yo. Magpakatatag ka lang dahil ang kapalit nito ay tagumpay tulad nga ng narating ni Agapito ngayon. Lubos ang pasasalamat ni Agapito sa Panginoon at sa mga alagang kalapati niya. Salamat sa inyong mga tumapos ng kwento ni Agapito, sana magtagumpay tayo lahat sa larangan ng pagkakalapati. Hanggang dito na lang ang aking kwento. At huwag nyo na din kalilimutang mag-subscribe. Para makagawa pa ako ng madami pang kwento. Maraming salamat sa inyong lahat. Kalapati!